And what's up mga ka-brainy, kumusta kayong lahat? It is another great day today. Welcome back to our channel. At kung bago ka lang sa channel ko, ay gumagawa po ako ng mga videos na may kinalaman sa mundo ng aviation at sa pagiging isang aircraft mechanic. At kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe. I-click mo na rin po ang notification bell para updated ka lagi sa ating mga bagong upload na videos and vlogs. And don't forget to like this video, share na rin po para syempre marami tayong matulungan ng mga ka-brainy natin. So for today's vlog mga ka-brainy, dahil nga po nalalapit na ang January 31st, kung niyo pong napanood ang aking nakaraang video, ay sinabi ko nga po doon na kamakailan po ang Commission on Higher Education o ang CHED po ay naglabas ng advisory na nagsasabi po na sa mga lugar kung saan ay level 3 ay pwede na po silang magsimula ng kanilang limited face-to-face starting this coming January 31st. And kung tama po ang pagkakatanda ko ayon sa aking nabasa, a few days ago po, sinabi na ang NCR po ay kasama sa Alert Level 3 hanggang sa katapusan po. Ibig sabihin po niyan, malaki ang chance na matuloy na nga po talaga ang ating limited face-to-face. And sa kabila po niyan, marami ako na-receive ng mga tanong, hindi lamang galing sa mga estudyante ko, but of course, dun sa ating mga ka-brainy po na nag-aaral pa. Ang malaking tanong na kung sakasakali nga po, hopefully syempre, we are praying and hoping na sana hindi siya mangyari, pero kung sakasakali nga pong merong isang estudyante or maybe instructor mismo or empleyado na kasama po sa ating limited face-to-face classes. So, sino nga ba ang dapat managot kung sakaling mangyari ito? Yan po ang ating pag-uusapan sa vlog na to. Pero bago yan, intro muna tayo. Alright, at yun na nga po mga ka-brainy, ang ating tanong for today's topic is kung sino nga bang dapat managot kung sakasakali pong magkasakit or ma-infect or magka-COVID po, hopefully wag naman sana, knock on wood, ang isang estudyante or maybe ang isang empleyado during the limited face-to-face. Pero bago natin sagutin yan mga ka-brainy, disclaimer lamang po, gaya ng sinabi ko sa ng video ko, ang mga views and opinions po na aking babanggitin sa ating vlog na ito, sa ating topic for today ay base po sa aking personal na opinion at pananaw sa nangyayari po sa topic, sa usapin na ating tatalakayin ngayon. Ang mga opinion po na aking sasabihin does not represent any group, any school, or any institution po. Again, ito ay base lamang sa aking personal na opinion, base sa aking personal na pananaw. So, yun po, para syempre malinaw tayo. So, dahil nga po medyo, syempre, critical, and kumbaga, itong question natin na ito, kung sino nga ba ang dapat managot, eh hindi ito basta-basta. And I am syempre aware na hindi naman po ako expert pagdating sa usapin nito. So kaya nga po ibabahagi ko lang sa inyo yung aking personal na opinion, yung aking personal na pananaw patungkol po sa tanong na ito. So bago tayo dumako dyan, pag-usapan po muna natin kung ano ba yung mga ginagawang hakbang or ano ba yung participation na ginagawa po both ng school and of course kayo na rin syempre bilang mga estudyante. So, unahan natin mga ka-brainy ang school. Ano nga ba ang paghahanda na ibinibigay po or ginagawa ng mga school na kumbaga lalahok po or mag-o-offer ng ating limited face-to-face classes? So, una po dyan, syempre, gaya po sa amin sa Pats College of Aeronautics, and I'm pretty sure na ito rin yung magiging unang requirements ng lahat ng mga school, colleges, universities na lalahok po sa limited face-to-face. Yun nga po, nare-require nila lahat ng mga empleyado, lahat ng mga educator, instructor, professors na dapat po ay fully vaccinated. And of course, mas maigi po kung ang lahat po ay meron na ring booster shot. So isa po yan sa pinakapakunahing requirement. So kami po sa Pats College of Aeronautics, gaya sa mga nabanggit ko po sa aking mga nakaraang video na in-encourage po ng management na dapat lahat ng educator, lahat ng staff, employees, even po yung mga security personnel natin, even po yung mga maintenance personnel natin should be fully vaccinated. Another thing mga ka-brainy, syempre yung mga facilities po natin were developed and improved para syempre ma-maintain po natin yung social distancing and of course magkaroon po tayong tinatawag na minimum contact. Kung mababawasan po natin yung kumbaga contact between each students or maybe between instructors and students and other staff po, mas mababawasan din natin yung risk na magkaroon po ng hawaan kung sakali man pong merong positive na asymptomatic na hindi po agad na na-detect. And of course, yung mga subjects man po natin during limited face-to-face may be required, lalo nga po sa mga graduating students, kailangan nyo nang i-take yung mga
subjects na to para kayo ay talagang makagraduate na. Pero hindi naman po sa pilitan, hindi naman po ifo-force yung mga estudyante para kumbaga mag-take ng ating limited face-to-face classes. Of course, at the end of the day, kayo pa rin po ang kumbaga magpapasya. Kung kayo po bilang estudyante or maybe kayo po bilang parents or guardians, ay papayagan nyo po ang inyong mga anak, ang inyong po mga estudyante na mag-participate sa ating limited face-to-face. So yun po ang ginagawa ng schools as their part, kumbaga, para po sa ating limited face-to-face. So ngayon naman mga ka-Rainy, dumako tayo sa participation ng mga estudyante. So kayo po as students, ano nga ba yung magiging ambag nyo dito sa ating limited face-to-face? So syempre, dapat kayo po ay fully vaccinated na din. Kung may booster shot na po kayo, mas maigi. So gaya ng sinabi ko kanina, dun sa mga ginagawa ng school, nire-require po ng school na dapat lahat ng instructors, empleyado, mga staff nito ay fully vaccinated. Dapat kayo rin po syempre. And I think hindi talaga papayagan na ang isang estudyante po na hindi fully vaccinated ay lumahok po sa ating limited face-to-face classes. Pangalawa po dyan mga ka-brainy, syempre dapat mag-submit din po kayo. I think magre-require ng mga, yung tinatawag natin na waiver or yung consent form coming from the parents or guardians. So ito po yung patunay, gaya na sinabi ko rin kanina sa school, na hindi po ito sapilitan. So yung ating pong consent form ay magpapatunay na payag po ang mga guardians or parents po na yung kanilang estudyante ay kumbaga lumahok or makasama po dun sa limited face-to-face na ino-offer para sa particular subject or course or sa school, kung sino man po ang school na mag-o-offer nito. Syempre, another thing, kayo po as students, dapat aware din po kayo sa mga safety measures, safety protocols, safety requirements po na ibibigay ng school para hindi lang kayo basta, kumbaga, kasi baka yung iba po dyan ay papasok lang dahil sinabing kailangan ng tapusin yung subject. So dapat, bago kayo mag-decide or even bago mag-decide yung guardians and parents ninyo na kayo po ay lalahok sa limited face-to-face, dapat po kayo ay fully aware sa mga precautionary measures, sa mga requirements, sa mga protocols. And of course, lastly, dapat kayo po ay sure talaga na kayo po ay lalahok sa limited face-to-face classes. So, kahit sabihin po natin na pumapayag naman yung parents ninyo, okay naman sa guardians ninyo, lumahok kayo sa face-to-face classes natin, pero kayo po mismo sa sarili nyo, hindi kayo convinced, hindi kayo prepared, hindi po kayo sure, then I would suggest na you really have to think twice, you really have to think it numerous times po. Kailangan sigurado kayo na talagang ready na kayo umattend sa limited face-to-face. So now mga ka-Brainy, the big question is, sino nga ba ang mananagot kung sakasakali pong sabihin natin na mayroong magkasakit na estudyante or kaya empleyado or staff during the limited face-to-face classes? So again, ito po ay base lang sa aking personal na pananaw, base lang po sa aking personal na opinion. So I think it's everybody's responsibility, it's everybody's concern po. Hindi lang yung school or institution, hindi lang po yung estudyante, hindi lang po yung parents, hindi lang po yung guardians. Lahat po tayo ay kumbaga may responsibilities, okay? And dapat po maging concern para sa safetyness ng lahat, syempre. Another thing, kumbaga yung school po natin will definitely share its part para po sa mga safety measures, para masigurado natin na maprotektahan natin yung estudyante, yung mga empleyado, yung mga educator or instructors natin. Pero at the end of the day, syempre, kaya sinabi ko kanina, it's everybody's responsibility po dapat. And worst case scenario, kung sakali nga pong meron man, knock on wood, na magkasakit during the limited face-to-face, ang pinakamagandang pwede natin gawin dyan is syempre, magsabi po tayo, maging open tayo about it. Maaring i-share mo siya sa magulang mo, sabihin mo siya sa instructor mo, mag-report ka sa clinic or sa assigned nurse maybe ng school mo para syempre malaman natin, malaman ng concerned and assigned people. And of course, magawa po natin yung mga kumbaga precautionary measures, yung mga dapat gawin dahil sila po, ng mga assigned personnel, alam po nila yung gagawin kung kanino magre-report, kung ano po ba yung mga dapat gawin para syempre hindi na po mas marami pa ang mahawaan and syempre masigurado natin na magiging okay ka all throughout the process. So ito man po ay kumbaga simpleng symptoms lang, maigi pa rin po syempre, mainam pa rin po na i-report natin to, sabihin natin to or kumbaga bigyan natin ng awareness yung mga naka-assigned na personnel dapat makaalam nito para again, siyempre, maging safe po tayo. Hindi pwedeng walang bahala, hindi pwedeng isikreto dahil mas magiging malaki yung problema kung sakaling mas marami po ang mahahawaan ng virus. So yun po mga ka-Brainy. At the end of the day, siyempre gusto po natin na matuloy na talaga itong limited face-to-face para siyempre magtuloy-tuloy na po yung ating academic program, yung ating pong pag-aaral. But siyempre,
At the end of the day, mga ka-brainy din, importante rin na pangalagaan natin syempre yung welfare natin, pangalagaan natin yung kalusugan natin, yung health natin, and of course, yung buhay ng bawat isa. Ikaw bilang estudyante, kami as educator, lahat po tayo ay, kumbaga, may malaking ambag, may malaking responsibilities, may malaking, kumbaga, may tutulong para masigurado natin na ang lahat po ay magiging safe. So, itong mga nabanggit ko po ay ilan lang sa mga safety measures natin na ginagawa ng school at pwede nyo pong gawin bilang estudyante at kami rin po syempre bilang educator. So, kumbaga magtulungan po tayo para maging successful itong ating limited face-to-face kung talagang by January 31st ay talagang matutuloy na po siya. And besides ito naman pong limited face-to-face ay offered lang po ng mga selected schools and universities. Ito rin po ay offered lang din sa mga limited students. Kagaya po sa amin sa PATS, hindi naman po sa lahat ng estudyante ay offered ito pong limited face-to-face. Ito po ay sa mga graduating students lang and with only selected subjects, hindi naman po lahat ng subjects. Kasi yung ating pong online class ay tuloy-tuloy pa rin. So, meron lang pong ilang subject na kailangan talagang dumaan sa practical, dumaan sa, ito po yung mga shops or laboratory subjects natin na kailangan talagang gawin sa school. So, yun lang po. Alright, so mga ka-brainy, hopefully po meron kayong natutunan kahit papaano sa ating maikling video na to. Kung meron po kayong questions, kung meron po kayong gustong idagdag, huwag po kayong mahiyang mag-comment. And again po mga ka-brainy, please don't forget to subscribe sa ating pong channel. I-follow nyo rin po ako sa ating Facebook page, the same name, Ka-brainy TV. Again mga sirs and ma'am, maraming salamat po sa walang sawang suporta, sa walang sawang panonood natin mga videos, pag-share, pag-leave ng comments, pag-like, maraming salamat po. So mga ka-brainy, mag-iingat po tayong lahat. Let's all be safe. Let's all continue praying for everyone's safety, syempre. God bless us all. And bye for now.